I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Kumusta kayong lahat? How are you today? In today's video is we're up for another vlog. Yes, thank you very much. At medyo nagpapatuloy na tayo sa ating pag-vlog. And natutuwa naman ako kasi at least kahit papano nakaka-keep up na ako sa inyo. And today is Thursday. Thursday na. Ang bilis, no? Actually, nag-start akong magtrabaho is Tuesday. And then Wednesday. And then today is Thursday. So, it's been like 3 days na in a row na balik trabaho na ulit. Of course, bago ako bumalik sa trabaho, eh, medyo gumala muna kami ng mga housemates ko dito. Kasi we deserve it naman, diba? Kasi tulad ng sinabi ko sa inyo, it's been like how many weeks na kami ay andito lang sa bahay. As in talagang work and home lang kami at hindi kami gumagala or hindi kami pumupunta kahit saan kasi nai-scare kami na baka maging positive kami in anywhere. But that weekend was really a good weather for us and we enjoyed kahit medyo half day lang at medyo malapit lang naman dito. Pero yeah, at least nakarelax-relax na kaunti. And today din pala, I'm with my online class, still going on. Nakita nyo na siguro sa intro kanina, habang nagbe-breakfast ako, ay nag-online na class ako. So, klase pa rin namin today is still online. They're talking about coming back on face-to-face, pero yun nga. Pinag-iisipan pa rin nila kung paano nila gagawin yun. Kasi, as I remember last year, ganitong ding month, nag-usap-usap sila for face-to-face, pero hindi siya nag-push through kasi bigla namang ulit nag-lockdown. So, balik online class, uli kami. Okay guys, andito tayo ngayon sa Chatswood. And dito ako mag-change. So, tingnan nyo. Ang cute. May mga red trees. And that's, I think, for the Chinese New Year. And nabitapos na naman ang Chinese New Year. But anyway, matamon na tayo dito sa may parang every Thursday and Friday market. Kasi bibili ako ng makakain natin for dinner tonight. Kasi hindi ako nag-prepare. Kasi hindi ko rin alam kung anong oras ako matatapos today if it's 8 o'clock or 11 o'clock. Pero just in case, meron tayong makakain.
talaga yung ano ko, shumay ko. Dito ko nga pala siya bumili. Yan, dyan sa stall na yan. Hello guys! Yes guys, nandito ako ngayon sa trabaho ko. And at the moment, it's ano lang siya. I'm having my break. And medyo maaga yung pagka-break ko ngayon kasi may extra staff kami today. Nga pala, I'm already back with my work since after the isolation. And it's good to be back kasi wala na rin tayong pera. So, kailangan na rin nating bumalik dahil yun, nakaka-board na rin sa bahay. Hinahanap na rin tayo ng ating workplace. Hindi nga pala nabanggit sa inyo na I have two workplace. One is I'm doing that every Tuesday and Wednesday. And the rest of the day is with the other workplace, which is my old workplace. Bago kong work is only... So, yung bago kong work is similar pa rin sa ginagawa ko dito pero may little touch of disability. So, yun nga, it's another challenge for me kasi panibagong ano siya, panibagong knowledge siya, panibagong experience. It's another learning for me as well kasi syempre, so kasi madadagdagan pa yung ating mga kaalaman sa pagdating sa mga healthcare sector. So we're not touching the aged care anymore. We're touching the community itself as well. Sorry na wala ako kasi may biglang pumasok eh. But anyway, ayun, it's good to have another experience and another challenge. Lalo pagdating sa ganitong sector. At least, marami na tayong natatouch. And hopefully, I'm enjoying naman. I'm enjoying with my other job. Kaso nga lang, yun nga lang mahirap kasi minsan, lalo na nung after nung Omicron, talagang maraming nagkasakit. So, ang nangyari is I'm replacing staff from other work and I'm replacing staff here as well. So, ang hirap ipag-manage kasi both industry is kailangan. At kung itatanong po ninyo, bakit I manage to have two jobs and I can work in full-time on both industry is because po I'm working on an aged care facility or an aged care sector which is a critical sector for us, which is yung mga natatrabaho po doon is allowed to work in full-time. So yung other workplace ko po, they are allowing us to work in full-time din. And at the moment, isa rin sa mga good news na nandito na nasa Australia na kung saan po pwede po kaming mag full-time ngayon any other industry. Lahat po ng industry kung saan kayo nagtatrabaho, you are allowed to work in full-time. So yun po. Yun nga lang ang downside sa akin is yun nga lang mahirap i-manage po ang time kasi yun nga sometimes it would end up na wala na po talaga akong day off. So yun po yung naging rason kung bakit po na-sacrifice ko po kayo, kung bakit biglang nawala po ako sa YouTube is because yun nga po, I'm trying to focus on my career. I'm trying to work more and save more. I'm gonna give you an update din naman kung kumusta nga pala ako noong ako ay after my recovery from COVID. So, ang nangyari, after my isolation for 7 days, diba sabi ko po sa inyo, nag-extend pa po ako ng 1 more week to monitor my symptoms. And I feel good that time when I was staying at home din and then parang part of it na lumalabas lang ako for the meantime. Pero yung talagang physical activity or physical job is wala pa rin. Nung bumalik po ako nung Tuesday, I work whole day. Yun yung same na schedule ko from before na nagka-COVID ako. Yun po yung schedule ko before nung nagka-COVID ako. So, I feel like I'm so tired every time and madali po akong napapagod.
I know from myself na hindi po ako ganun, pero nung napagtanong ko naman sa mga kasama ko na naging positive din, sabi nila it's natural daw talaga na ganun, at parang pagod na pagod ka. Siguro effect, sabi nila effect na rin daw po yun ng pagiging positive ninyo. So although hindi naman talaga grabe yung symptoms namin, pero yun daw po yung naging effect sa amin. Actually, from time to time, I'll just take a deep breath and then drink a lot of water, and of course drink my medication pa rin. May medication pa rin ako. Hindi naman totally medication, but vitamins yun. May daily vitamins kailangan yan para stay healthy tayo palagi. And of course, tinatry ko rin po mag-lose ng weight kasi sobrang laki po ng na-gain ko na weight. Hindi lang noong isolation, pati noong time na nag-focus ako sa work ko, sa sobrang stress ko, is napabayaan ko naman din yung eating habit ko. Yung dati-dati, hindi ako kumakain ng any carbs. Ngayon, anything I can see, I can eat it by itself. Balik na rin po ulit ako sa pag-inom ng soft drinks, kaya I know it's really bad. And yung pagiging pagkakaroon ko ng COVID is just a calling for me to really step up and to really start my 2022 with a healthy beginning, kasi talagang it's not gonna help me. And nagpapasalamat din ako kasi kahit pa paano naka-relax talaga ako, nakapahinga talaga ako ng todo, pahinga-pahinga. Kaso nga lang, alam niyo yun, hindi talaga sanay yung katawan ko na hindi gumagalaw, na hindi walang ginagawa. Kaya naman nang bumalik ako, talagang ang laki ng pagbabago. Kaya hanggang ngayon, nag-i-struggle pa rin ako na to keep up with the work itself, kasi talaga napaka-physical po ng work ko. Anyway, ayun lang po yung update sa recovery ko. It will take maybe 2 weeks daw hanggang bumalik yung talagang yung sigla ng katawan mo. Kasi paano po, medyo may mga little aches pa rin po ako. Pero it's manageable naman. Inom lang ng Panadol, okay na siya. And yun nga, yung lakas ng katawan ang namimiss ko. Kasi alam kong hindi ako ganito talaga long time before, or before pa ako nagka-COVID. So hopefully, yun nga yung ma-correct natin. And then, yun lang. Medyo nagtatagal na tayo sa mga usapang ito. But anyway, just see you around. Maraming salamat nga po pala sa lahat ng mga sumusubaybay. And I hope to see you again next time. Bye-bye!